Hello mga ka-Twilight! Ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee dito sa aking channel. Tanong nyo, sagot ko! Ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Siyempre, ang nararanasan halos ng lahat ng tao sa buong mundo. Kasama na ako dyan, ang stress. Kilala niyo ba ang isang sikat na doktor na nagkaroon ng cancer? At sabi niya, ito ay dahilan sa stress. Ano ba ang kinalaman ng stress sa pagsisimula ng cancer? Ang stress kasi ang sinhi ng change in our hormones na hindi naman iksibin magbabago, no? It's a natural reaction of a lot of inputs na nangyayari sa katawan natin because of our neurosensory stimulation na hypers because of certain stimulation externally causing it to increase its activity. Basically, marami ito nangyayari sa ating pag-iisip. Pag naisip natin, ma-stress tayo, then it disseminates into the other system, di ba? Sa heart, pag na-stress tayo, siyempre, you get more workload, palpitation, hypertension, di ba? Yung mga ganon. Tapos, sa skin naman natin, pag na-stress, then you get your skin rashes, pimple, mga etc., di ba? Then, sa system naman natin, either digestive or pulmonary. Pag digestive, you get into changes of different configuration. Like, minsan nag-constipate ka, minsan nagda-diarrhea ka, and all those stuff, no? Ano ba ang ibang dulot na sakit na maaring maidulot ng stress? Ayun, anxiety, depression, isip ng isip, ayaw kumain. You get all obese, your BMI starts to go up. And all those stuff, no? Anything that will culminate a lot of anxiety into the body. Nagiging dahilan or cause ba ng cancer kung madalas ay stress? Yes, of course. Ang problema kasi niyan, pag marami kang stress, and medyo anxious ka, may anxiety, depression, you increase the level of free radicals. When you increase the levels of free radicals in the body, these are very hyperactive cells that will accumulate the changes or metaplastic changes, as sabi natin, pag chronic na yung condition of your cells into malignancy, causing prostate, breast cancer, or even yung mga sikat na colonic or pulmonary cancer, no, of its type, no? So, anong advice ko? Of course, free yourself. Hindi naman ibig sabihin free willing, wala ka nang gagawin, no? So, tama minsan sinasabi ng mga ibang tao, nako, stress yan, kainin mo nila. Ibig sabihin nila, kainin mo, huwag kang mag-alala, don't be anxious, don't be depressed so that things will be better in the long run. Okay? Sa mga katanungan nyo tungkol sa inyong kalusugan, post nyo i-question at ilagay sa comment box below. Dahil dito sa aking channel, tanong nyo, sagot ko. Muli, ako po ang inyong Twilight-friendly urologist na si Dr. Joseph Lee saying hello but never goodbye.